Hi guys! Today, magkaroon tayo ng supplement review ng R1 Casein. Today guys, sasagutin natin ang katanungan kung hanggang ngayon ba worth it pa rin na bumili ng casein protein o mas mabuti pang mag-whey protein na lang tayo dahil mas mataas naman yung quality ng protein na yon. Meron pa bang lugar ang casein protein sa diet natin mga gusto mag-build ng muscle? O baka naman, scam na naman lang ito ng fitness industry? Yan ang alamin natin guys, kaya samahan nyo na akong reviewin to. Kaya ano pang inintay nyo? Start na tayo! Let's go! Hey, I never give it up. Said, I never give up. Bago tayo magpatuloy, kung first time mo pa lang sa channel na to, yung mga ganitong content naman yung hilig mo, mga fitness related videos, mga supplement reviews, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. And guys, hingin na rin ako ng konting favor, no? Medyo i-stretch na yung kamay nyo, i-click nyo na rin dyan yung like icon para naman mas ma-push itong channel natin o itong video na to sa mga taong gusto rin i-try ang casein protein. And para matulungan na rin yung channel natin mag-grow. Sige na, hintayin ko yung pag-like mo bago tayo mag-start. Kunang tama rin. Click mo na. Mabilis lang yan. Guys, yung Rule 1 as a brand, sikat na dito sa Philippines. No? Hindi ko na kailangan pang masyadong bigyan ng storya yan. No? Marami na sa inyong narinig yung aking review siguro ng Rule 1 Whey, ng Rule 1 Protein, no? Mga Rule 1 products na talagang panalo naman, talagang machong-macho naman sa mga review ko. Kasi nga, yung founders nito, sila rin naman yung founder o owner dati ng Optimum Nutrition na sikat na brand hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Sa kanila lang naman ang galing yung Optimum Nutrition Gold Standard Whey. Sila lang naman yung gumawa nun. So, dun palang alam natin na itong brand na to, no? Quality talaga, maaasahan talaga, and mapagkakatiwalaan. Kung gusto nyo nga mapanood yung video ko ng R1 Whey Blend, no, na isa sa aking mga top whey protein of all time, pwede nyo i-click tong link na to para mapanood nyo siya, para mas makilala nyo pa yung Rule 1 as a brand. Kasi talagang mas dinetalye ko dun yung Rule 1 as a brand. Eh. Dito papasadahan lang natin, no, kasi gusto ko mag-focus dun sa casein talaga. Yun talaga yung gusto kong pag-usapan. Yung casein protein. Pero kung titignan natin yung packaging, same lang naman siya sa Rule 1 Whey Blend. Kung yun, yung Rule 1 Whey Blend, yung packaging nun is black and blue. Tapos yung Rule 1 Protein, na whey isolate nila is orange ba yun or red. Parang ganito yata yung kulay nun. Yung casein protein naman nila, violet. Yung theme, may purple, violet, and kung titingnan yung packaging nila, okay pa rin, simple, maganda, straight to the point nga ang sinasabi ko dati. Micellar casein is slow digesting, prolonged delivery, so yun yung mga nakalagay dito. GMP certified facility, so good manufacturing practice po ang ibig sabihin nun. So yung facility nila, as usual, no, ang R1 facility talagang alam natin na state of the art. Yung safety talaga natin, talagang binibigyan nila ng ano importance, no? Yun yung ibig sabihin ng ano ng GMP certified facility in the US. So made in US nga po itong brand na to, no? US company po siya. So talaga namang kahit paano pag US company naman na supplement, medyo tiwala tayo diyan, tama ba? Kasi medyo mas strict sa kanila eh. Basta yung Food and Drugs Administration nila, ano, medyo mas stricto 'yan. And nakalagay din dito sa likod, no, babasahin ko, the micellar casein protein in R1 casein is a slow digesting protein allowing a prolonged amino acid delivery, best used during times of low protein intake or before a long night's rest. So pag matutulog daw po, yun yung best time nito, or kung gusto mo lang ng pandagdag na protein para maabot mo yung macros mo. Kunyari, yung araw na yun, hindi ka masyado nakapag-whey, no, and matutulog ka na, mag-casein protein ka na lang. Punta na nga natin yung ingredients para mapag-usapan na natin yung pinagsasabi kong casein and yung micellar casein to be specific, no? First ingredients natin, yun nga, micellar casein. Meron po pa kasing ano, no, ibang casein protein which is yung calcium caseinate, yung meron pa yatang sodium caseinate. Medyo mas mabababang uri po yun. Ginawa ko na ng video yan, no? Tinuro ko dun kung ano ba yung casein protein, no? Maglalagay ako ng link ulit dyan kung gusto nyo mapanood dyan para mas detalyado yung malaman ano ba yung casein protein, no? Pero yung mga ibang uri pa kasi ng casein protein,
Which is yung nga, yung sinabi ko kasi na, mga mas mabababang uri kasi gumamit po doon ng heat and may konti pang chemicals para ma-produce yung calcium carbonate, sodium carbonate, no? May mga alkaline chemicals and heat process nga. No, kaso lang, sa mga ganun, talaga na de-denature yung protein, may mga protein na nawawala, may mga benefits na nawawala kasi nga heat yun, medyo mas matapang yun eh. Kung ikukumpara natin dito sa micellar kasi na a low temperature po yung process na to, no, medyo mas matagal yung proseso pero better ito kasi mas intact yung protein. So, mas mahal nga itong micellar kasi actually kasi mas mahirap nga gawin yung ano, yung process niya kasi ano, low temperature. So, mas maganda ito kasi ang ginamit nila 100% micellar casein, yun yung nakalagay po dito. So, yun yung pinagmamalaki nila. Next is cocoa processed with alkali. So, flavoring po ito para mapalasang chocolate na chocolate yung ating casein protein. Next is natural and artificial flavors. Susunod is salt. Alam nyo naman na siguro kung ano yung salt. Next is sunflower lecithin. So, para mas mapabilis yung mixability ng ating protein drink. And ano na rin to, pampatagal ng shelf life, no? Para tumagal yung expiry date. Next is cellulose gum and sunflower gum. So, itong dalawang to, ng mga gums na mga to, filler po ito para mas mapaganda yung texture, para mas creamy, para mas thick yung drink natin, yung protein drink natin. Next guys is mga sweetener, no? Mga zero calorie sweetener po ito, which is yung sucralose and acesulfame potassium. Laging sinasama po yung acesulfame potassium sa sucralose kasi na-enhance nito yung sweetness o yung flavor ng sucralose, no? Na kaya sila laging pinagpa-partner, parang Batman and Robin yan ng sweeteners. Okay. Sucralose naman guys, alam nyo na yun eh, yung Splenda, yun po yun. Yung hinahalo sa kape na low calorie sweetener na sikat sa ibang bansa, pati dito naman na sa Philippines, sikat na yun. Yun po yun, same lang, sucralose din po yun. Tapos na tayo sa ingredients guys, punta na tayo sa nutrition facts. Maganda tong nutrition facts niya, no? Kasi parang maganda yung numbers, binabrowse ko palang medyo humahanga na ako, no? First sa nutrition facts, yung calories, meron po siyang 120 calories. Halos kasing baba niya yung mga whey protein, 120 calories. So, napakababa nito. So, kung iba natatakot mag-kasing, kasi nga, baka mas mataas yung calories, doon po kayo nagkaamali, mababa pa rin po yung calories nito. Mas mababa pa nga sa ibang mga whey protein. So, kasi iniisip niya, na coach, bago matulog, di ba dapat mababa na yung calories na iti-take ko? So ito, mababa yung calories niya. Panalong-panalo. Saktong-sakto kasi matutulog ka na. Diba? Hindi na mabigat masyado sa tiyan. Total fat, 1 gram of fat. Ang baba rin ng total fat, no? Halos kaparehas na naman ng whey protein. Galing. Cholesterol, 15 milligrams of cholesterol. Kumpara nga natin siya sa ano, no? Though hindi naman natin siya dapat ikumpara. No, medyo mas mababa naman talaga yung cholesterol ng ano, ng isolate kasi mas milk ito, guys. Mas milk siya, mas dairy ang casein. Ay, by the way, guys, no, bago ko makalimutan, nasabi ko na rin na mas dairy. Isa rin sa mga parang downside ng casein protein is mas may lactose nga siya. Kasi nga sinabi ko mas dairy. Kung may lactose intolerance kayo, medyo magdalawang isip kayo dito. Medyo i-try nyo muna, no? Mag-trial pack muna kayo. Kung gusto nyo talaga mag-casein, no? Trial pack muna kayo kung kakayanin ang tiyan nyo. Kasi isa pang downside nito is mas mabilis din kayo mag-bloat o mag-gas, no? Next is sodium. Medyo mataas-taas yung sodium na, no? 260 milligrams yung sodium niya. Ayaw mo na mataas na sodium, no? Medyo pag-isipan mo to. Lalo na kung may competition ka ng sasalihan, di ba? Total carbohydrates, mababa lang naman 3 grams of carbohydrates, okay na okay yung panalo pa rin. Dietary fiber, meron pa rin siyang fiber, 1 gram. Total sugar, less than 1 gram. Panalong-panalo. Kaparehas lang halos ng isolate, oh, less than 1 gram. So, very good yan. And yung protein guys, parang yung isolate din nila, yung R1 protein, parehas sila, pantay sila, na 25 grams of protein meron ito. Panalong-panalo dyan guys kasi ang taas ng ano niya. Kung ikukumpara natin sa own way, sa optimum nutrition way or sa ibang casein protein na nasa market, mabababa yung protein content nila. Ito 25 grams. Napakataas, panalong-panalo. So guys, tapos na tayo sa nutrition facts which is magaganda naman, macho naman, pero kailangan natin na siyang malasahan talaga. Ito na talaga yung tunay na ano, test dyan, no? Mixability test kasi guys,
sasabihin ko na, ang casein protein, medyo mas mabagal yan, ma-mix, no? Medyo mababa yung mixability niyan. Kasi nga, ang nangyayari, hindi siya masyadong soluble kasi yun yung advantage niya or yun yung katangian niya talaga. Kaya nga siya slow acting kasi nga pag pumunta siya sa digestive system natin, pumasok na siya sa ating stomach, no, medyo nag-curd yan, medyo namumuo yan para mas mabagal siya ma-digest. Namumuo yan, so paunti-unti lang yung bato niya talaga ng amino acid, paunti-unti lang yung pagda-digest natin sa kanya. Kaya kahit dito, mamumuo-muo yan ng konti, kahit dito sa blender natin. Yun ang ina-expect ko. Buksan na natin. Trial pack po ng chocolate fudge. Oh, hindi ako masyadong fan ng 100% casein. Kasi nga parang sa totoo lang tayo, real talk, medyo mahal siya. Eh, may Nido naman ako sa bahay, may Bear Brand, no, may Birch Tree naman ako na meron din casein, micellar casein sa bahay, no. 20% pa noon is may protein. Milk protein 'yun eh, 'di ba? May casein na 'yon, siguro 'yun na lang gagamitin ko kung ano talaga, kung gusto kong mag-casein, tama ba? Pero kung may budget naman ako, okay din na maganito kasi talagang to concentrated kasi medyo mababa naman yung casein protein natin sa bahay kasi mga 6 grams, 7 grams of protein lang yon. So ito guys, so meron pang nasa taas pa. Nakikita ba yung powder? Diba? Yung nasa bahay natin mga 7 grams lang yan. Kung 20%, kung gagawin ko yung mat. No! God! Please! No! 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 Yung whey doon, mga nasa 1.5 o mga 2 grams doon. Tapos the rest, yung mga 5 grams is casein na. So, mababa 5 grams. Kumpara mo dito, 25 grams. So, kung may budget ka naman talaga, panalo naman talaga. Yung on kasi na try ko na, no, try lang. Hindi ko matagal siyang nagamit, no. Trial lang kasi yung friend ko meron nun. Okay din naman yun, no. So, expect ko siguro na halos parehas yung lasa nila. Pero parang, wow, parang nahalo na. Wait lang. Hindi ko yun ina-expect, guys. Wala nang buo-buo. Wow! Ayos, ha? Maganda yung mixability pala nito. Hindi ko yun ina-expect kasi pagkasin, mabagal yung mixability, very thick. Yung texture niya, saktong-sakto lang din. 250 ml of water ko siya hinalo. Dapat very creamy, dapat matagal siyang nahalo. It turns out, mabilis siyang nahalo and sakto yung texture niya. Talagang pinapahanga ako ng R1, no? Ng Rule 1. No? Galing naman na talaga nilang brand. So, bibigyan ko siya ng mataas na mixability score. For a casein, mataas to guys. 8.5 ang ibibigay ko. No, halos wala na nga. Pwede ko pa siyang bigyan ng 9 eh. And sa taste, sakto lang. So, bibigyan ko pa rin ito ng 8 na taste score. Okay pa rin. Masarap pa rin, no? Kasi okay yung texture niya. Parang ganito yung gusto kong texture, ganito yung gusto kong creaminess. Saktong-sakto yung ano niya, creaminess niya. Though, in-expect ko yun na creamy pagkasin protein. Speaking of creaminess, guys, no? For your information lang, kaya nagkaroon din ng mga iba pang uri ng casein protein katulad nga nung calcium caseinate, no, yung mga heat process nga na casein kasi nga gusto nilang mas maging water soluble, mas madaling mahalo sa kung ano-anong bagay yung casein protein. Ito kasing micellar casein, medyo mahirap nga siya mahalo. So kaya gumawa pa lang ibang casein. With that said, guys, no, kailangan na nating pumunta sa ating final verdict. Malalaman natin kung ang R1 casein ba ay macho. O baka naman, medyo-medyo lang ito. Guys, nagulat ako, no? Ina-expect ko sasabihin ko. Matagal na rin akong hindi nakakapag-review na medyo-medyo lang yung binigay kong verdict, no? Kala ko medyo-medyo lang din yung ibibigay kong verdict sa kanya. Kasi, kasin siya. Mahirap mahalo, hindi ako masyadong fan, no? Pero it turns out, okay pala siya. No, bibigyan ko siya ng macho na verdict. Ang dami ko nang sinabi, no? Pero natutuwa ako dito kasi first time kong makatry ng casein na high yung quality. Yung iba kasing mga protein blend o mga casein protein, may mga calcium caseinate nga, yung mga bababang uri ng ng casein. Pero ito, 100% micellar casein. Pero kahit siya 100% micellar casein, mabilis pa rin siyang nahalo. Okay yung lasa niya.
Maganda yung texture, mataas yung protein, mabababa yung calories, maganda yung nasa nutrition facts niya, maganda yung nasa ingredients niya rin, no? And syempre, rule 1 yung brand. So, plus na natin yun. So, puro panalo naman, no? Pero siguro, kailangan nyo lang mag-set talaga ng budget para dito. Kasi, kung ikukumpara natin siya sa R1 Wave Blend, medyo mas mahal siya ng konti. Konti lang naman, hindi mo masyado, no? Na malayo. Pero, kasi sa akin, no, kung real talk lang, hindi ko pa rin mag-gets kung bakit mas mahal ang casein protein kaysa sa whey protein. Eh, mas high quality, mas fast acting, mabait sa tiyan, mas maganda yung amino acid profile, no, ng whey protein. So, hindi ko gets bakit mas ginagawa pa nilang mahal yung casein protein na sana pinamura na lang nila to. Kasi nga, ginagamit ito in between meals, bago matulog, no, yun yung mga purpose niya eh. Siguro maisasuggest ko talaga tong gamitin ng mga taong gusto lang maabot yung macros nila, mapataas yung protein intake nila. Siguro hindi nila maabot and kailangan nila ng tulong bago matulog, no? Ito, casein protein talaga bagay sa inyo. And guys, huwag nating isawalang bahala yung ano ah, yung recovery natin, yung pagtulog natin. Kaya maganda rin naman talagang kahit papano meron kayong protein bago matulog. Maganda pa rin distributed yung protein ninyo the whole day. Sana so kung all. Ikaw yung taong yon na pinanganak ka namang mayaman, no? Sana all, ikaw na. Pwede ito sa'yo. Panalo naman talaga siya. Machong-macho naman talaga. No questions asked. Yun ang verdict ko sa kanya. And kung gusto nyo itong matry, huwag kayong mag-alala. Maglalagay ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan. Legit yan. 100% original po yan. Para matry nyo na, no? And i-update nyo ako kung kumusta ba, kung nag-work ba sa inyo yung casein protein. Okay? So yun guys, sana marami kayong natutunan today sa video natin about casein protein. Sana i-share nyo ito sa mga friends nyo nagbabalak uminom ng protein bago sila matulog or in between meals na rin. Pero bago nyo ito i-share guys, please like and subscribe. I-click nyo muna yung bell icon para lagi kayong updated sa mga next videos ko. And guys, may mga videos pa pala dito na marirecommend kung panoorin nyo para mas matutunan nyo yung casein protein and yung protein blend na rin. So yun guys, kita-kita tayo sa next video. Hanggang sa muli, bye!